词。Good day everyone, welcome or welcome back to my channel. So ang gagawin po natin ngayon ay gagawa tayo ng scrunchies. So yan po, ahanda ko lang po ang ating mga gagamitin. Tape measure. At ang ating fabric marker, of course scissors, and ang ating silk fabric. So, tara po. Pisan na natin. So, yan guys. Nilatag ko lang siya sa lamesa at imamark ko lang ang kanyang mga measurements. At maya-maya po, papakita ko sa inyo ang kanyang mga measurements. By the way guys, medium po ang gagawin nating scrunchies. Kasi ang scrunchies namin may mga size po. Small, medium, and large. So medium po ang ating gagawin. So yun guys, pinufold ko lang siya to create a straight line. Create a straight line kasi kapag wala pong line talagang balko po yung pagbubunting ko. Minsan kahit may line balko pa rin. So ayan, bilisan lang natin para hindi masayang ang oras ng ating mga viewers. So ito na po ang kanyang measurements. Ang lapad po ng ating medium size na scrunchies ay may dumadaan sa likod. May dumaan. Excuse me po. Kikiruan. Okay, back to reality. 4 inches po ang lapad ng ating scrunchie, ng ating magiging scrunchie. At ang kanya pong haba ay 33 inches. Yan. So, balik na po tayo. By the way guys, ito pala yung ginawa ko kanina. Ipapakita ko rin. Halos pares lang naman sila. So, umpisahan na natin. At isa-set up ko lang ang ating machine. Siyempre, papalitan natin ang ating bobbin na merong pink na sinulid. At siyempre, so, ito po yung ginupit natin kanina. Kuha lang tayo ng isa. Ayan. Gagawin natin ay pagdikitin natin yung magkabilang dulo. Dapat magkaharap po sila sa isa't isa. Tapos, tatahiin natin siya dyan. Ayan. By the way guys, number 1 po yung stitch na gamit ko. So, ayan po ang itsura niya. Yan. Tapos, ang susunod po natin gagawin ay ifo-fold natin siya sa gitna. Yan. Tapos yung dalawang nasa loob, yung nasa gitna na kukunin lang natin. Tapos ifo-fold natin siya papasok. Yan, ganun yan. Tapos pwede mo rin itulak. Basta ang goal natin dito guys ay dapat hindi siya maipit
o hindi siya masama sa pagtahi. So, pwede mo siyang i-fold or itulak papasok. Make sure nyo guys, bago nyo tahiin, make sure nyo muna na hindi siya naiipit. Yan, tahiin na natin. Tapos, pwede mo nang hilain yung nasa loob. Yung nasa loob lang po yung hihilain nyo. Tahi. Tapos hila. Gagawin po natin yan hanggang sa dumating tayo dun sa pinakaunang tahi na ginawa natin. Mamaya makikita nyo po. Yan, ayan yung dulo ng tahi ko. Tapos, ang gagawin natin guys, magtitira tayo ng konting butas, hindi natin isasagad yung tahi, pagtahi. Yan, magtira tayo ng konting gap, kahit magkasya lang yung daliri natin o kaya ang ating kuko. Kasi mula dun sa butas na yon, dun natin hugutin yung nasa loob. So, yan. Ay, hindi pala kita. Pero, mula sa butas na yun, doon natin siya hihilain yung nasa loob. Sobrang dali lang naman siya kasi silk, madulas naman. Yan. Yan yung butas na maliit. At dyan din sa butas na yan, dyan din natin ipapasok ang ating elastic band or garter. So, ayan siya guys. Kunin natin ating garter at isusukat ko lang po siya. Tapos kailanganin din po natin ang safety pin o perdible. Yan. Lagay na natin siya at ipasok na natin sa loob. So, ayan na siya guys. Alisin na natin tong perdible. At pagkatapos niyan, ang gagawin natin ay tatahiin na natin yung ating garter. Siguraduhin nyo din po na ang ating garter ay hindi yung parang nakabaliko, nakakulubot. Dapat straight siya. Yun, pasok na natin ang ating garter. Pasok na natin ang garter at pwede na natin siyang i-close. Hindi siya magiging halata guys kasi maliit lang naman yung butas at kasing kulay naman ng fabric natin yung sinulid na ating ginamit. So, ayan na siya, guys. Halos hindi siya kita. So, ayan. Meron na tayong scrunchie. Tapos, pwede mo po siyang ibenta ng 10 piso. Tapos, ang sunod natin gagawin ay yung dalawang kulay na scrunchie. Yan. Itong dalawang to, parehas lang siya nung size nung nauna. Yung measurement niya, parehas lang din. 4 inches. Tapos, ang ginawa ko lang ay hinati ko siya sa gitna. Pati itong isa, hatiin lang natin.
4 inches din po ang lapad niya at 33 inches ang kanyang haba. Tapos hinati lang po natin. Tapos pagdikitin din natin sila at syempre ating tatahiin. Magkabilaan po natin siyang tatahiin. So bali sa kabila din po. Ayan. So, ayan na siya, guys. Ang gagawin natin, kagaya nung nauna, ifo-fold natin sa gitna. Ito mas klaradong makikita natin kasi magkaiba ang kulay niya. Bali yung blue yung nasa loob. Ifo-fold natin siya papasok para hindi siya maipit. Yan, pag tinahi natin, hindi siya maipit, hindi siya maisasama sa pagtahi. Pinast forward ko lang siya, guys, kasi halos pares lang naman ang ginawa ko dun sa nauna. Yung nasa loob lang po ang ating hihilain, guys. Ulitin ko po, wag po nating isasagad yung pagtahi. Magtitira po tayo ng kahit konting gap, konting butas para sa paghila natin mamaya yung nasa loob. Para baliktarin yung ating tela. Yan na po siya. So, ayan guys, yung sinasabi kong butas na hindi ko sinagad yung pagtahi. Ayan, dyan natin siya hihilain. Sobrang dali lang niya, guys. Very easy lang siyang hilain. Kasi madulas naman ang silk. So, ayan na siya. Siyempre, lalagyan din natin ng garter. Pasensya na po sa maingay na mga aso sa kapitbahay. Ayan na siya, guys. Pwede na ulit natin siyang i-close. So, ayan na. Meron na tayong stylish na scrunchie. Guys, thank you so much for watching. Thank you so much for watching. Sana po nag-enjoy kayo at huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe at i-like ang video na to. Maraming maraming salamat po. And people are talking so much. I tried my best to survive.